Alam mo ba, sa paglalakad ko, hindi ko alam na dahil sa paglalakad ko, may kakilala kasi akong ahead sa akin ng computer technician. And sabi niya, uy, di ba, technician ka, di ba? O sabi ko, gusto mong umatid ng seminar? Oo, siyempre, siyempre. Eh, yun, meron pa man, kailangan ko kasi ng tatlong kasama. So, sumama ka dun sa seminar na yun. Then, libre food. Tapos, yun, bigay mo na sa akin yung contact number mo, tapos pangalan. So, binigay ko yung contact number, tapos yung pangalan ko. Kasi hindi naman niya ako kilala yung, alam lang yung pangalan ko, Michael, pero yung apelyido ko, hindi. Then, nung time na yun, nagkaroon ng seminar yung, itong Microsoft. Makikita mo Microsoft yan. Makikita mo ito ako. Katabi, nasa gitna ako ng kulay pula at saka anong puti. Medyo malabo lang yung cellphone ko. Yan. So, maybe din talaga yung marami kang kilala. And isa din sa siguro kung di ako naglakad, hindi ko din siya makikilala. And hindi ako makaka-attend ng seminar nito sa Microsoft. Yan. And isang bagay pinaka-importante talaga ay marami kang makilala. Kasi the more na marami kang makilala, the more na meron ka na yung makukuha ang benepisyo. Meron din naman sa kadamihan mga kilala o kaibigan, maaaring yung pa yung mandami sila sa kapahamakan. So, depende na lang sa magiging itsura o magiging resulta ng iyong pag-ibigan. So, sa akin, sa awa naman ng Diyos, nagkaroon naman ako ng mabubuting kaibigan. At meron din naman akong mga masasamang kaibigan, pero siyempre, pag sumama ka sa masama, hindi masama ka na rin. Pero pag sumama ka sa mabuti, mabuti ka rin. Yun lang, and madalas ko yung sinasabi na di bali ng madumi yung suot mo, madumi yung damit mo, madumi yung pantalon mo, pero kung mekaniko ka naman at paldo-paldo naman ang pera mo, makapal ang bulsa mo, ibig sabihin, mapera ka naman, okay lang. Di ba? Kung halimbawa, kung gagawa ka ng masama sa tao o kaya kasamaan, so delete na yung mundum eh. Mabuti nga ako, kahit saan lugar, nakapaglakad ako. So wala akong atraso. Kasi kahit bumunta ako sa highway, maglakad ako, malaya ako, di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, wala kang kaaway. Pero kung di ka nakapaglakad, nagtatago ka, delikado na yun kasi meron kang nagawang masama sa kapwa mo, kaya sa lipunan, o kaya sa ibang tao. And yun yung lagi kong tinatanim na yung iwas sa gulo, iwas sa away, iwas sa And minsan niya, masarap mag-ano eh, nakakinig na nakikikismis. And ginawa ko na lang na tupi na lang yung bibig. Kasi minsan sa dila na huhuli yung masamang tao o yung kagaya sa isda, madali mong mabitag yung isda eh sa pamagitan ng bibig. O yung meron kang yung pamiwas, tapos lagyan mo lang ng ng pain. And kagandahan ay talagang kahit papaano, pag gumawa ka ng masama, malawak yung kalsadang dadaanan mo. Kahit unlimited eh. Saka sa iba't ibang lugar, o kaya sa mga inuman, may pag-inom ka doon, marami kang katoto. Minsan may pagkatapos ng inuman, kagulo na, away na. Tapos may pagkwento ka sa mga chismosa, chismoso. So, yan. Dagdagan mo yung salita, away na eh. So, mabuti na lang, may mga mabubuti din naman ako naging kaibigan. Kasi yun yung makaka-influence sa'yo. So, kahit madumi ang damit mo, pero kung di bali na madumi ang damit o kaya pantalon, basta naman ang bulsa mo naman makapal. Huwag kang gagawa ng kalokohan kasi delete ang mundo mo. Tapos, sabi ko nga, kapag lumabas ka ng bahay, kailangan kaya mong dalhin yung ipagtanggol ng sarili mo. Yun lang, and thank you for watching.